boxing, pony, and full of fishes. Iyan ang tampok sa kauna-unahang aquarium-themed cafe sa La Trinidad, Benguet. Iba't ibang isda ang makikita rito. Kaya habang kumakain, tiyak na mahuhumaling ka sa panonood ng mga isda sa aquarium. Ang ganda ng concept kasi para ka rin nasa nature eh. And then, study shows din na yung ating aquariums or fishes indoors eh nakakatulong sa stress. Magtanggal ng stress. Aquascaper si Dan. Isa siya sa mga nagpapanatili ng kagandahan ng mga aquariums sa Fishbowl Cafe. Aquascaping, in my definition, is para siyang landscaping, underwater. Yun. With the use of woods, live plants, and then yung fishes. And creating a naturalistic design na parang close to nature din siya. Dahil dito, naisipan ni John na itayo ang cafe na tema ay aquarium. Yung story behind ng Fishbowl Kitchen is yung partner ko, gusto niya magtayo ng cafe. At the same time, may sister sila na vet at saka nagbebenta rin sila ng mga fishes. At it so happened na pet lover din si partner ko at saka gusto niya magtayo ng cafe. Pinag-merge nila yung idea ng fish kasi yun yung possible na pwedeng dagdag sa food. Na or displays yung fish. Kwento ni John, hindi naging madali ang pagpapatayo nila ng cafe. Pero marami ang katuwang niya sa pagpapatayo nito. Naisip kasi namin nun, ang daming nawalan ng trabaho. Farmers natin dito sa Benguet, mga local suppliers, siyempre wala na silang trabaho. Lahat siguro back to zero rin eh. Kaya kami, inisip namin na we go local ulit na bumili sa kanila para mag-build up ulit yung mga business ba? Parang tulungan lang kasi at the same time, kailangan din namin ng supplies. Tutulungan din namin yung mga local suppliers na sa kanila kami bibili para rin may benta sila, ganun. Tsaka yung mga nawalan ng trabaho, nag-hire din kami ng mga staff para at least makabawi man lang. Kaya sa sipag, tiyaga at pagtutulungan, nabuo niya ang kanyang cafe. Bukod sa mga aquariums, patok din ang mga alok na pagkain na gawa nga mula sa mga lokal na mga produkto. Ilan sa mga ito ay ang kakaiba nilang kamote pizza at kinuday. Bali po, yung kakaiba po dito is mostly sa akin is yung itong kamote namin eh. Yung kamote namin, gusto namin i-innovate yung native kamote natin. I-innovate namin, i-infuse namin sa mga food and beverages namin po. And then itong isa po is yung kinuday rin po dahil homemade po namin yung kinuday. And then yung mga mostly sa mga vegetable namin, mga salads namin is homegrown po namin. Kahit nasa millennial fan na tayo or anong tawag ito, nasa parang pagandahan na yung labanan ng mga pagkain ngayon. Pero sa akin, napaka-proud pa rin sa akin dahil yung pagkain namin is gusto namin na native pa rin siya, simple pa rin siya, pero mas kasali na rin, pwede na rin siyang kasali sa tawag ito. Sa mga gagandang pagkain or pwede na rin siyang i-sabihin na anong tawag ito? Bago na rin. Bago sa tingin pero native pa rin siya.
Hatid din ni John ang pag-asa sa mga empleyado nito sa pagbibigay sa kanila ng oportunidad na magkahanap buhay. May payo naman si John sa mga nagbabalak magtayo ng mga kakaibang negosyo. Gustong mag-start ng business, mag-focus kayo sa goal ninyo, maniwala kayo sa sarili nyo, trust in yourself, mag-focus kayo sa goal nyo, and then, syempre huwag kalimutan si Lord, always pray. Sophia Pagaduan para sa Luzon Headlines.